Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Sirak, papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Mayroon namang hindi na natatandaan ninuman at lubusan ang naglaho ang kanilang pangalan para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito at gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Patuloy namamanahin ng kanilang mga inapo ang kanilang magandang pangalan. At ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, nananatiling matatag ang kanilang angkan. At alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang gawa ng Diyos ay mapagmamasdan natin sa kalikasan at sa kasaysayan. Pagkatapos na papurihan ang Diyos dahil sa mga magaganda at mga dakilang bagay na Kanyang ginawa na namamasdan natin sa kalikasan, gusto naman nating ipaabot sa atin ni Sirak ang mga ginawa niya sa kasaysayan sa pamamagitan ng ating mga ninuno. Hindi lahat ng mga ninuno natin ay ating naaalaala. Mas marami ang hindi natin naaalaala. Lubusang naglaho ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Pero may ilan na naaalaala natin. Hindi lang ang pangalan nila ang naaalaala natin. Kadikit sa kanilang pangalan ay mga pangyayari na kaugnay sa kanila at ang mga bagay mismo na kanilang ginawa. Dahil sa kanila, nasusubaybayan natin ang ginagawa ng Diyos sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Para sa atin mahalaga na alalahanin ang mga pangalan ng ating mga ninuno. Hindi lang dahil sa kanila, kundi sa pamamagitan ng mga pangalan nila, matatanuntun natin ang patuloy na ginagawa ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kumilos at patuloy na kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong ginagamit niya. Kaya purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga dakilang taong ito. Ang mga tao na alaala natin noong nakaraan ay nagsisilbing aral para sa atin. Ito ay totoo sa mga bayani at traidor na naalaala natin sa ating kasaysayan at ganun din sa kasaysayan ng simbahan. Ang mga santo, ang mga bayani natin ay nagsisilbing mabuting halimbawa na matutularan natin. Ang pangalan naman ng mga traidor at mga makasalanan sa kasaysayan at ay nagsisilbing babala, warning sa atin. Iwasan natin ang kanilang pamumuhay. Pero sa simbahan, ang mga pangalan ng mga taong nakaraan ay mga palatandaan
ng pamamaraan ng pagkilos ng Diyos para sa ating kaligtasan. Patuloy na gumagawa ang Diyos para sa atin at kumikilos siya sa pamamagitan ng mga tao. Kaya sa kanila, makikita natin ang bakas ng Diyos kung saan niya tayo dinadala. O Diyos, Panginoon ng kasaysayan, gamitin mo ako sa iyong pagkilos para sa mundo. Sana ang buhay ko ay maging tanda ng iyong pagmamahal sa mundo. Ang unang pagbasa, at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.